Wala. Correct. De, makikita kasi natin nung araw, di ba? Parang ilang oras lang tayong kasama yung pamilya. Kasi busy tayong lahat eh, di ba? Pero ngayon, nakita natin na 24/7 magkakasama, di ba? And yun nga, sabi nga ni Jolina, di ba, na sabay kumain. And then kanina, Ma'am si Carla, sabi mo nga na naglilinis sila ngayon ng bahay, di ba? Sabay-sabay kayong gumagawa ng iba activity. Pero mahalaga din sa lahat, alam nyo, ano, dalawa, magkwentuhan, magdasal sa bahay. Totoo. Yun. Tama yan, tama. Tapos, di ba, paano ang anong kahalagahan ng pamilya na magkaisa tayo, hindi lang sa pamilya kundi sa bansa natin ngayon, ano, kaya sa ating komunidad. Alam mo, tutuusin mo, nakasentro dyan ang pamilya eh. Okay. Kasi number tayo, one talaga ang family pa. Number ba, di ba? Hindi mo, lalo na sa ating mga Pilipino, pero alam mo, sa human nature, palagay ko pamilya yung mahalaga eh. Yes. Alam mo, paano tayo magkakaisa? Ngayon siguro mas makahulugan yung, di ba, ano, Ma'am si Carla, si Daniel ang nag-endorse, bawal sabihin ba yung product, ano, bawal sabihin yung product. Pero opo. 15 years ago, lumabas tong commercial to, para kanino ka bumabangon? Sinulit ni Daniel yan ngayon, di ba? Nag-revival yung commercial na yan. Pero ang halaga yung tanong ngayon. Napaka-powerful po nun eh, no? Sobra. Para kanino ka bumabangon? Pamilya eh. Yes, pamilya po. Oo. Yes, totoo yan. Siguro isang magandang biyaya ito, no? Nitong sitwasyon na to, na nakita natin ang kahalagahan ng pamilya. At kung meron pagkakaisang lalabas dito sa bansa natin, magsisimula sa pamilya. 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 Pero, hindi natin gusto itong dumating na, pero sa kabilang banda, ito ay meron talagang hatid na aral eh. Saka realization. Grace. Reminders. May realization talaga na walang saysay ang kahit na anong material na bagay. Correct. Wala talagang saysay eh, diba? Parang hindi mo sila makukuhanan talaga ng lakas, diba? Oo, yung totoo. Father Tito, ito po, meron po kasi talagang nag-post sa social media na yung quarantine po na word ay talagang nakasulat po sa Bible. Okay. Chapter 26, pero 20 po. Lagyan natin yan ng magandang konteksto. Sabi nga, sige po. Hindi siya parusa. Hindi. Opo. Yes. Quarantine. Si Noah nag-quarantine, di ba? Opo. Sa Exodo. Remember, sa Exodo, nung dumaan yung angel of death, quarantine din. Maglayo kayo ng dugo sa inyong... Yes. Sa mga pintuan. Di ba? Ngayon, quote yung Isaiah. Di ba? Pero tandaan nyo, meron din Pentecost. Di ba? Ano sabi ng Panginoon sa mga apostoles? Magkulong ka sa isang kwarto, intayin nyo yung espiritu ko. Yes. Remember, ang quarantine in quotation mark, is ano yan eh, halong purification, pagdadasal. Pero tandaan natin na sa Biblia, lahat ng in quotation ng quarantine, dahil darating ang pagliligtas ng Diyos. Okay. Ayan. Kaya mag-stay talaga sa loob. Oo, prepare yourselves para sa pagliligtas ng Diyos. Diba? Ayan so, ako. Father, maraming salamat. Maraming salamat, Father. Yes, thank you, Father. Good morning sa inyo. Salamat. At salamat sa patuloy. Alam niyo, pinagdadasal ko kayo, mga nagbibigay ng... Ako, salamat po. Kasi ang halaga ng ginagawa ninyo, di ba? Maraming salamat, Father. Thank you, Father.